So yun, good morning guys. Bale, Sunday ngayon dito and sama-sama kami ngayon sa opisina ng Atlantic Pacific Transport. Bali, ang activity namin ngayon ay magpapail, mag-ano sila, mag-fill up ng form para sa B1 visa. B1 visa para sa US, para makadrive sila sa US. Kasi yung mga Pilipino ngayon ng Atlantic Pacific Transport is wala pang nakakapunta sa US. Kaya ngayon, marami daw biyahe papuntang US. Yun. Kaya bilingan sila ng chance para makapag-apply ng B1 visa para makadrive sa US. So, andito kami ngayon, dahil lahat ng mga driver ay nag-fill up. And si, eto, si brother Jerry Francis. Ayan, ang pinaka-manager namin, si brother Rolando. Yon! Ayan. Siya yung pinaka-ano namin, yung guide namin. And sa brother Phillips, siya yung kasama ko na, na dalawa kami yung pinakabago. Ako yung pinakabago, siya yung pangalba sa pinakabago. Ayan. Sa akin yung naka-ano, si brother Ralph, yung sinamahan ko kahapon sa live sa Quebec. So yun, malalaman kung sino ang unang makakapunta sa US, sa mga Pilipino na nandito ngayon. So, tinutulungan kami ni Sir Pierre. Bale, dito ako sa office. Sa kabilang, ano, hello, hello, how are you? This is Pierre. The guy. That's the guy. One of the guy. If you are, you like to work in Atlantic Pacific Transport, that's the guy. That's the guy who will make all the arrangements. Yeah. Siya ang pinakamabudal. Siya ang pinakamabait na ano namin dito. Yan, si Brother Jimmy. Yan yung sinamahan ko na dati. And ito yung nag-ano sa akin. Hello guys. I'm just nag-recruit sa akin para makapunta dito. Ayan. I'm just busy right now and I'm very sorry because I'm working right now. So, I'm sparring for that. So I cannot entertain you guys. Okay? Welcome to the office. Si Brother Hernan. Siya yung naka-ano sa akin, naka-discover sa akin, naka-discover talaga. Discover sa akin. Oo, kami yung magka-chat lang dati sa ano, TDSP brother, no? Yeah. Sa TDSP kami, isang group chat ng mga driver. So, ayan. Doon kami nagkakilala. So, nagkasama sa direct path. And then, ayun. Sinuwerte naman na magkasama na dito. Yeah. Sa, ano? Sa, we're lucky, we're lucky. Yes. Ah, sa US. Sa Canada. So, ayun. Hindi ko na muna sila abalahin kasi busy sila. Nag-apply nga. Nag-fill up ng form para sa B1 visa. Eh, ang dami nila. Ako mamaya na kasi mamaya magpipilap din kami pero hindi ko sure kung habro man. So, yan. Hey, I'm the guy again. Wait, chance. He's super, ano, super approachable and mabait. Sobrang bait niya. Asigaso kami siyang coordinator namin. So, yan. So, malalaman kung sino yung unang makakapunta sa US. Ayan, si, ito ang ano namin. Yung pinaka-body ko ngayon, si Brother Philip. Ayan. Ito, pinaka-gwapo si Brother Ralph. Kakawa yan pag narinig yung naka-video. Ayan. Basta naka-video, kumakaway bigla yan. And we're back. Bale. Ayan. Bas muna ako. Mag-video muna ako dito sa labas. Nang yarda namin. Busy pa sila eh. Matagal kasi yung application. Tagal yung process. Trial and error sila kasi first time nila lodge ng B1 visa. So, dito muna ako. Bale, ngayon ay Sunday. And, andito lahat yung mga truck nila. Mga tractor lang kasi yung iba. Nasa mga sa parkingan yung iba. Tapos, dinadala lang nila dito sa yarda. Pero, pwede naman dalhin sa bahay daw to. Kaya lang, doon sa bahay kasi namin, hindi pwedeng i-park yung truck. Eh. Pinagbawalan na kami kasi nakaka-consume daw ng parking space. Eh, apartment lang kami. So, ito yung isa. 233. So, mga ganito yung truck nila. Truck. Ito, Freightliners Cascadia. Ito yung pinaka-latest. Pero, yung pinaka-bagong unit nila. So, hindi
ko alam kung anong papagamit sa amin. Kasi alam ko may mga parating na mga bagong unit kasi nga mayroon pa mga Filipino driver na inaasahang darating. Bale, ang inaantay pa is anim pa. May mga tractor nila. So naka park lang diyan. Tapos yung isa, ito. Side curtain to eh. Itong isa na to. Side curtain pang US nila. May side curtain naman pero madalang. Kadalasan kasi flatbed yung nagtatrapal. May video ako na nagtatrapal kaya medyo mahirap yun nagtatrapal. Saka may chain pa. Pero kaya ko naman yung chain. Ang pag ko pala talaga yung trapal. Medyo sabi nila discard lang din. Sama kasi ako ng medyo hirapan ako actually. Sabi pa lang nung trapal nahilo na ako. Tinatawalan nga ako ni Ralph eh. Yung kasama kong driver yung nagtitrain sa akin. Nahilo ako kasi parang sobrang lamig kasi sa Montreal. Sa Quebec pala, sa Quebec yun. Punta kami sa Montreal. Nag-drop kami ng load sa Quebec City. Ayun. Umagang-umaga yun. Nag-untarp kami. Ako yung ako yung pinag-ungat niya. Pinag-tiklop niya. Tinitingnan ko. Siyempre. Sabi nga napapag-alala naman. Nahilo ako. Natawaan na niya ako. Medyo kailangan kasing tantyahin mo rin yung sarili mo. Kung napapagod ka na, hindi naman kailangan magmandali ba. Siyempre, kaya lang minsan may hinahabol kang oras. Medyo alam mo, bilis din ang kilos mo. Ayun, ganun ang nangyari sa akin. Pero okay naman. Nung pangalawa na, okay lang. Montreal na kami. Medyo okay na. Pangalawa na namin kasi nag-tarp din ulit kami doon. Kinabihan na pupunta ng pabalik kami ng Brunswick. Malayo. Bali yung biyahe namin. Tatlong araw yun. Bali, isang linggo kasi nakakadalong biyahe. Ganun yung Brunswick doon. To Quebec. Quebec City. Tapos diretsong Montreal, minsan Ontario daw eh. Yung Quebec, yung Quebec. Yung mayroon palang Quebec City pa, harang ganun. Kaya sabi ko nun, Quebec? Yung ba pala, parang kung sa atin eh, Iloilo, mayroong Iloilo City pa, parang ganun. So, yun. Dati nalilito ako, yung papunta ng Quebec eh, alam ko, malawak ang Quebec. Yung pala, mayroong Quebec City. Yeah, yan. So, yan. Balikan ko lang muna sila. So, good luck sa apat na naka-line up na papunta dito. So, yun. Good luck sa inyo, guys. And probably, ganito yung mahahawakan ninyo. Kasi, halos ganito yung unit. Ay, hindi sa amin to. Kasi kadalasan sa Pacific Transport, mga black. Ay, ito. Pero bago yun. Ganda nga, no? Mataas. Ay, ano ba tawag doon? Basta may tawag sila eh. Mataas siya yun. Mataas ang cab niya. Mataas. So, ayan. Balikan ko lang sila sa loob. Ayan. Busy pa rin sila. Mahilig pa sila. Sila magkanda tututo sa pag-a-apply ng visa. ito talaga yung pinaka-Batikan eh. Ayan o. Oh. Ako po. Batikan. Yes. Kaya yung apat na parating, oh, ito. What is the given? Ito yung magti-train sa iyo. So, good luck sa mga papunta, mga may interview ni Boss Pierre. Shout out sa inyo, apat daw yung kukunin eh. Bukod pa dun sa dalawang nag-aantay ng visa. Kay Buds Jets and Buds Judith and George. Buds Tabios, no? Ayan, ito, ganda ng kupit. Si Maximo ang nag-anong ito.
Ang buhok lang pala laban. Hindi, wag. Hindi, i-erase ko yan. Ayan. Good luck sa inyo, guys. Oh, kasi mag-umpisa na mag-interview si Boss Pierre Salomis yata eh. Bukas. Yeah, galingan nyo, galingan. Sa Facebook niya. And kita-kits na lang dito, mga buds. So, ayan. Update ko lang. Pauwi na kami. And tapos na kami sa pag-apply ng visa, B1 visa, para sa mga truck driver. Ayan, titingnan na lang namin ang magiging resulta. Bale, anong hintay natin? Interview ba? Interview na, no? Ah, ganun. So, ayan. Hopefully, makaroon na rin ng visa para makapag-drive na kami sa US. Magkakuha na rin yung lisensya. Oo. Wala pa kaming mga lisensya, pero inuna na yung visa. Oo. Ganun ang kalapit yung APT. So, sa mga interviewin sa mga susunod na araw, good luck sa inyo. Alam namin, apat yung kukunin. O may 8 atang aplikante. So, galingan nyo kasi apat yung priority na makakapunta dito. And may inihintay pa rin kaming dalawa na ano na sila, pasado na, kaya lang naghihintay sila ng visa. So, ayan, good luck guys. And hanggang dito na lang, tatapusin ko na yung aking video. And kami ay pauwi na. Magti-train pa kami mag-drive mamaya siguro hapon pag may time pa itong aking pinaka-the-best na trainer na driver para makapasa na kami sa class 5. Okay, maraming salamat and abangan nyo na lang ang aking susunod na video sa DJ Cole Adventure. Subscribe and ano daw? Please like and subscribe sa ating next video. Dabar na.